Yung pagkain po talaga sa Berme ay yung ang saging, trunks ng saging, tsaka yung tae ng kalabaw o baka, tsaka Madrid cacao. Yan ang gusto nila. Para mas madami po kayong maharvest na Bermicas, kailangan po nyo po na mag-culture muna ng ganito. So, ito po yung bed ng Berme sa Bermicas. Tingnan natin kung ano na ang resulta. Puno po to siya dati. Puno. Ayan siya. Punong-puno po yan dati. Ngayon tingnan natin kung ano na nangyari. Habisin natin ito. Tingnan. Ito yung tae ng bulate. Birmi. Meron langgam, meron insekto pero kaya pa naman hindi na mamamatay. Ito na yung harvest, kailangan natin mag-gloves kasi baka magkaroon ng parasites na gano'n natin. Ayan, bulate. Ayan, ayan yung bulate na ito. Ayan, piraso lang yung ano. Ito na part dito. Ayun, kita niyo ba yan? Yung bulate yan. Lilipat po natin yung bulate dito. Kasi parang mayroong marami siya lang langgam. Langgam. Kaya kailangan natin ilipat. Hindi naman lahat. Pero yung malalapit pa na gagawa tayo ng bagong ano, Berme bed. So, harvest na kami. Ganito yung ginagawa namin. Maliit pa. Sisipat na natin ito. Ito yung isang paraan para mag-manual. Manual na mag-harvest. Meron din ano. Yung migration. Migration. Ito po yung nilalagay ng mga bulate ng banjo. Anim na piraso lang ito dati. Hanggang naging madami. Siguro mga 1,000 na itong piraso. Nandito. Bata pa lang yung iba. Kasi hindi masyadong naalagaan. After 3 months. Ito ang nangyari. Ito punong-puno ito. Ito permigil. Punong-puno ito. Ito na po sila guys, itong naharvest namin na Berme, yung mga cash niya nandun. Ito yung ano, namin o. Lilipat namin ito sila para sa bago nilang tirahan. Yan na, 6 na piraso lang ito dati bigay sa amin ng DE. Piraso, pinarami po namin. Ang magandang pagkain po talaga sa Berme ay yung saging, trunks ng saging, tsaka yung tae ng kalabaw o baka, tsaka Madrid cacao. Yan pong gusto nila. Para mas madami po kayong maharvest na Bermicas, kailangan po nyo po na mag-culture muna ng ganito. So, maganda talaga yung trunks ng saging kasi yun yung gusto nila kasi malamig. Tsaka yung tae ng kalabaw at saka baka. Lagyan din ng Madrid cacao para maganda yung Bermicas niya. Kasi meron na tayong nitrogen, potassium at
Phosphorus. Yun na lang. Ito na po yung vermicast natin o vermicompost. Hindi lang to pure cast kasi marami pang hindi pa yung bulok lang. Ang pangit lang dito kasi malapit ito sa saging. Yung roots ng saging pumupunta sa pero nagkakaroon ng malaking bunga yung saging namin dito sa ngayon. May bunog na yung saging namin. Yun. Nagkakabunga na yung saging namin. Dati yung 2 sipi lang yun. Ngayon parang siguro mga 7 sipi na. Kasi yung roots niya nandun pumunta sa berme bed namin. Yan, tingnan mo yung roots ng saging. Diyan sila kumukuha ng sustansya kaya namumunga yung saging namin. Maganda yung bunga. Nilipat, lagyan po namin ito ng isang trapalpa tsaka cartoon pa malikotos. Okay, thank you. Ang bagong bed niya, nilalagyan namin ng cartoon. Ito pwede din namin yung makumpos para saging may trapalin sa ilalim. Ito po yung substrate natin. Yun po yung pumpos na saging, tanks ng saging, at ito sa sako ng tae ng kalabaw tsaka baka. Imi-mix na lang po natin. Nandiyan na yung natin. Vermi. Nandiyan na dito yung vermi. Imi-mix natin. Mamaya. Ayan, nandiyan na yung tae ng kalabaw. Sumasako yan. Dito, hindi ko muna imi-mix yan kasi mainit pa yan. Babasain ko yan ng tubig. Tapos ihaluan ko yun ng saging doon. Compost na yun. Ayan na guys, na-mix na po natin yung lahat ng substrate. Nandiyan na po dyan lahat. Nandiyan na din po yung ating vermi. So, kailangan natin idiligan ng tubig para mas madaling mabulok. Tapos, mayroon po itong molasses para mas mabilis siya ma-decompose. Anim na piraso lang to dati yung vermi ko, bigay ng DE. Ngayon, ganito na. Ganyan po pabilis yung pagdami ng ating vermi. Once na madami na yung vermi niyo, pwede na kayo makapun. So, ang maraming vermi ko is yung tao niyo. So, ang na ay ang vermi culture para magkaroon kayo ng maraming cast. So ayan na po guys, tapos na po yung aking ginawang vermi bed. Pagkatapos natin yung madiligan, takpan po natin para hindi na may na mga predators lang, manok, ibon, kung ano pa. Saka once a week po natin siyang lagyan ng tubig para hindi siya ma-dry. Kasi mamamatay po yung vermi natin pag walang tubig. So yun na po guys, please subscribe to my channel. Thank you.